Apektado ang mga quarry at crushing plant operation sa Mindoro dahil sa umiiral na 30-day moratorium ng pamahalaang panglalawigan. May detalye si EBC correspondent Mario Florencondia. Ilang quarry at crushing plant dito sa bayan ng Gloria ang apektado na ang kabuhayan dahil sa umiiral na 30 days moratorium sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Matatandaan na kamakailan lang ay nagpatupad ang pamahalaang panlalawigan ng pagpapatigil sa lahat ng quarry at crushing plant operation mula August 1 hanggang August 30, 2019 upang bigyan daan ang isasagawang verification at investigation sa may 200 quarrying at crushing plant operation sa buong lalawigan ng Mindoro. Bunso dito ng panawagan ng ilang mga environmentalist group at iba pang sektor na agad inaksyonan ni Governor Bongbong Marcos. Bakit marami lumalabas ng dump trucks na hindi naman nanggagaling sa mga areas na may permittees? Kung kaya nga po diniklara ko dati ang pagkakaroon ng isang buwang moratorium sa lahat ng operasyon. Pag sinabing lahat, legal, may papel, may permit, may renewal, lahat. Except yung ilang exemptions. Ano lang po yung ilang exemptions? Una, kung meron pong notice to proceed na pirmado na ng mga departamento ng pamahalaan o ng pamahalaang panlalawigan na kung saan pag ang proyekto ay pinatigil natin ang operasyon ng quarry sa lugar na iyon ay matitigil ang paggawa ng mga proyekto ng pamahalaan, ito po yung ini-exempt natin. But generally, lahat po patitigil muna pansamantala. Sa panayam ng Eagle News Team sa ilang crushing plant at quarrying operation dito sa Barangay Manguyang sa bayan ng Gloria, isa dito ang Montalban Concrete and Asphalt Incorporated na kasalukuyang stop ang operation ay eksklusibong ipinasilip sa Eagle News Team ang kanilang compound na kung saan sila ay nag-ooperate ng paghakot at paggigiling ng bato at graba. Ayon kay Justin Castillo, compliant officer ng nasabing kumpanya, lubhang apektado ang kanilang negosyo dahil sa umiiral na moratorium, kasama na ang Tamaraw Rock Enterprise at ang PMI na tigil din ang operation. Malaki po yung epekto sa amin ng 30 days moratorium na yan dahil wala po kaming maibigay na sales. Then, yung mga maliliit na contractor din po, naapektuhan din po sila dahil yung kumukuha sa amin, wala po silang magamit. Itong nakaraang linggo, agad nagsagawa ng verification at investigation ang ahensya ng ENDRO kasama ang MENRO, PENRO, MGB Regional Office sa mga nabanggit na mga crushing plant. Pagkatapos ng moratorium, maglalabas sila ng rekomendasyon sa gobernador base sa kanilang naging obserbasyon. Mula sa Oriental Mindoro para sa Eagle News, Mario San Juan Florencondia, I am one with 25.